Okay everyone, welcome back to my channel. So muli natin pag-uusapan tong COLP. And marami na sa inyo yung nagsasabi na hindi na rin pwede tanggalin yung preferred borrower bundle ni OLP. Kaya ang laki-laki ng perang babayaran mo pagdating ng due date. If you want to learn paano tanggalin yung preferred borrower bundle, then keep watching. By the way, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Kaya sa mga matatalinong bashers natin dyan na nagsasabi na pinopromote ko tong COLP, wala kayo dyan. I'm just gonna share the things I know about OLP, guys. Kasi ako mismo, meron akong OLP account. You know, observe ko siya. Kasi it's one of the loan apps na masasabi kong okay so far because it is registered with the Securities and Exchange Commission. Yung nagustuhan ko dito kay OLP is that buo mo siyang matatanggap kapag repeat borrower ka na. And you can loan up to 30,000 pesos. And kung talagang worst comes to worst, you can actually go with installment. Pero, it's a case-to-case thing. Hintay ka na ma-text ka niya. Itong si OLP, standard na talaga na 30 days to pay siya. Of course, you can also go with 15 days, 21 days, pero up to 30 days siya. Technically, every time na nagbabayad ka, technically, makakakita ka ng increase. Technical. Pero, just recently, imbis na 7,000, bumaba yung aking credit limit. And that happens kapag palagi mong tinatanggal yung preferred borrower bundle. So, bumaba yung credit limit mo. Natatanggal pa ba si preferred borrower bundle? Yes, yung additional services na to natatanggal. But they strongly advise not to do that. Yung additional services to are not really that important, so why not remove na lang natin, which is something that I will show you later on. But before tayo mapunta doon, pag-usapan muna natin kung paano bayaran tong COLP, okay? Every time na naglo-loan ka, detect siya sa'yo at kasama doon usually yung reference number. Yung reference number po ay umiiba with every loan kasi masyado malamang. Kaya please, tandaan nyo guys kung ano yung pinaka-latest na reference number na tandaan nyo at the time na nag-loan kayo guys. And 7 days before your due date, magte-text, mag-email, tatawag siya sa'yo. So, but sa text at saka email guys, andun po yung reference number. So, itong reference number guys, please make sure na hindi po napupunta sa spam yung mga email at yung text ni OLP para makuha mo yung reference number which isi-send nila ulit pag palapit na yung due date mo. Meron silang iba't ibang payment channel but I do recommend na sakay GCash because wala, madali, simple lang. Or pwede rin sa 7-Eleven. Now, if you have GCash, punta ka lang dun sa bills payment and then hanapin mo po si Dragon Loan. Pindutin mo si Dragon Loans, ilalagay mo yung reference number, ilalagay mo yung amount na babayaran mo at ilalagay mo yung email address mo. Of course, that's optional. And your phone number, of course. Diba? And i-confirm mo lang yan. So, syempre, dapat may laman yung GCash mo pagbayad mo dito kasi hindi po pwede gamitin si GCredit or si GGives para bayaran yung account, yung utang kay OLP. Huwag kayo expect kaagad na kaagad-agad siya mapopost kasi OLP is known na puro delay yung system nila. Minsan nga nakabayad ka na, nakapag-reloan ka pa, na may tatawag pa rin sa'yo para mag-remind na kailangan mong bayaran yung utang mo. So, delay yung system nila, especially if nagbayad ka ng madaling araw, guys. Yung bayad mo ay magre-reflect pa siguro 8 or 9 o'clock. Unless na lang nagkamali ka ng reference number, which kung ganun yung ano nangyari, then you need to contact customer service for help. Pero kung tama naman guys yung reference number mo, expect na lang na madidelay yung pag-post ng bayad mo dito kay OLP. So kung may tumawag, sige, pagalitan mo na lang. Anyway, so pag nag-post na yung bayad mo kay OLP, then pwede ka na agad makarelo. Yun yung sabi ko, pag palagi mo tinatanggal ang preferred borrower bundle, expect ka na bababa yung credit limit mo. Tulad ng nangyari sa akin, dahil dati pwede ako mag-loan ng up to 11,000 dito kay OLP, pero dahil hindi ko naman siya minamax out at hindi palagi ko tinatanggal yung preferred borrower bundle na yan, kaya yun, ngayon 6,000 na lang yung pinaka, yung highest na credit limit ko na pwedeng hiramin dito kay OLP. Now let's go to the reloan process and let's go to paano tanggalin. So ayan, kita nyo dyan sa dashboard, diba? So utang tayo ng 2,000. So kita nyo naman guys, diba? So kung utang ka ng 2,000, ibabalik mo siya sa loob ng 30 days, 900 po. Almost kalahati ng loan mo. Parang interest yung tubo niya, ganon. Na, masyadong mahal naman, diba? Kaya gusto nating tanggalin tong additional service na yan. Pero ngayon, sa dashboard kasi ni OLP, hindi mo na siya makikita dito sa baba. Pero yung dapat mong gawin ay, kita nyo yan yung tatlong ano, yung tatlong, yung dito sa menu. Ayan, pipindutin nyo po yan guys. At may lalabas pong white na menu at hanapin po yung additional services. Pindutin yung additional services and dun mo makikita yung loan
Guaranteed siya kasi electronic doctor. Tanggalin nyo na yung electronic doctor na yan kasi AI lang naman yung magkukonsulta ka sa AI. Seriously, kung kailangan mo talaga ng doktor, pumunta ka ng clinic. Huwag sa AI. I-uncheck ko yung electronic doctor and it will tell you that if you decide to proceed without the additional services, your disbursement could be slower and could take up to 7 days. So far, hindi pa naman di-delay yung disbursement ko. Ilang beses ko na itong tinanggal. Pero skip nyo na yan, guys. And then, yung loan guarantee na yan, hindi po yan matatanggal. Yung electronic doctor lang. Pagtanggal nyo yan, man, sinunotice nyo na hindi na po 2,900 yung ibabalik after 30 days, pero naging 2,500 na siya. Dati, pag natanggal mo itong additional services na to, 2,300 lang po. So, bakit naging 500? Ano ba yung kasama dito sa tinubo niyang 500? Now, if you click get 2,000, hindi po yan auto-reload, mga bes. Mapupunta ka dun sa page kung saan matcha-check mo na tama ba yung GCash na padadalhan mo or anumang e-wallet yung padadalhan mo. Sa baba, anun po yung breakdown ng fees. So, yung loan amount is 2,000, yun din yung matatanggap mo. Hindi po siya nagkakaltas ng advance na service charge or interest. Pero makikita mo dun na yung service fee niya, which is 15% per month na interest. Kaya nga 300. At aside from that, you will also see na meron po siyang, although tinanggal mo yung electronic doctor, pero may loan guarantee pa rin na 200. At least man lang, at least natanggal natin si loan doctor. Somehow, bumaba yung ating babayaran na pang due date. But still, mataas pa rin yan, mga bes. Ayoko ng ganyan eh. Pero, kung gusto mo pa rin mag-loan, despite that, then click confirm and submit. Again, hindi po yan auto-reloan. Kahit na kinlik nyo yung confirm and submit. On the next page, maglalagay ka po ng OTP. Yung OTP na yun, ipapadala yun sa'yo ni OLP. Lalagay mo yung 4-digit na OLP at ikiklik mo yung get money. Sa kanya, sasabihin na yung loan mo ay submitted and then later on, disburse at matatanggap mo siya ng buo. So, ito si OLP, guys. Natatanggal pa rin yung additional service niya. Natatanggal po si loan doctor. Yun nga lang yung loan guarantee ayaw na eh. Pero at least somehow mahanap nyo to, ma-uncheck nyo siya, at somehow mapababa nyo siya. 500, it's ridiculous. Feeling ko yung loan guarantee na to, gimmick lang to eh. Yung electronic doctor na to, it doesn't make sense talaga. So, I hope this video has been helpful, guys. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe na kayo because I give realistic expectations about loan apps. Hindi po ako nagpro-promote, but I help set realistic expectations. And I really hope you learned something from this video, and I will see you again on my next vlog. Bye!